Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nanirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zebulun at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta Isaías, ang lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Itong bayang apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Diwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral nga si Jesus. Sinabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nakakita na ng malaking liwanag ang mga lugmok sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga nasa anino ng kamatayan. Naging hudyat ang pagsisimula ng gawain ni Jesus sa Capernaum, ang pagdakip kay Juan Bautista. Sa halip na magprotesta dahil sa kawalang karunungang sinapit ni Juan, pinili ni Jesus na magsimulang magpahayag sa madla. Itinuloy niya ang panawagan ni Juan ungkol sa pagsisisi, ngunit idinagdag ni Jesus na sadyang lumapit na nga ang kaharian ng Diyos. Hindi nagmukmuk si Jesus dahil sa sinapit ng kanyang pinsan. Hindi rin siya nagpakana na maitakas si Juan sa piitan. Maliwanag para kay Jesus na ang pagdakip kay Juan Bautista ang siyang hudyat ng pagsisimula ng kanyang malawak na misyon. Bukod sa pangangaral, nagpagaling din si Jesus ng mga may sakit at mga inaalian ng demonyo sa maraming dako. Totoong dumating na nga ang kaharian ng langit sa katauhan niya. Pagsasagawa. Tularan natin si Jesus na piniling gumawa ng kabutihan sa kabila ng kawalang katarungang sinapit ng kanyang pinsan. Dumagdag ka sa kabutihan ng lipunan at huwag sa kasamaan.